napaka-unique lang talaga ng pagdadala ng natalyang ito onto the side of Onik Meiche. I haven't seen any player that can go toe-to-toe on handling a natalya katulad kay Baloyski. Sila lang talaga. Sila lang. At alam mo ba, ano pa yan, may pinago pa dyan, pinahirap yung silence mechanic niyan. Dati kasi madali lang pindutin yung silence. Eh, pro si Baloy. Sabi niya, ano mahirap? Napakadali lang naman ito. At ito kasi yung problema, pare, kapag meron kang natalya, meron kang anxiety sa buong mapa. Totoo. Totoo. Kasi hindi mo makikita eh. Kumbaga, lagi ka dapat aware kung saan. Lagi kang may iniisip. Lagi kang may iniisip. Alam mo, ikaw, maapiling ko, marami ka na rin iniisip. Marami tayo. Isang taon din. Isang taon din. Isang taon din na yung nag-isip. Alam mo, guys, sa mga kababayan nating mga Pilipino na laging may iniisip bago sila matulog, lagi niyong tatandaan. Magiging okay din ang lahat. Kaya nyo yan. Sa mga minamahal nating kapatid, of course, na naapektuhan ng bagyong Odette. Ay, oo nga. Stay safe sa ating lahat. Kapit tayo. Dahil sama-sama tayong babatiin pa rin ang Pasko kasama ating mga pamilya. Kaya kapit lang kayo. Kapit kahit lang. Kami dito sa M3, dito sa Mobile Legends, ay kasama nyo kami. Of course, you know, saying our thoughts and prayers for every Filipino people. This is it. Game number 4. Ladies and gentlemen, between Onik PH versus Blacklist International, diving into the Land of Dawn, this is the M3 Grand Finals. Is this the final game? Gumame dito ang Onik ng Vision, plus you have the damage output as well on the mid game. Marky Goldlane Farsa. I like it. Makakapag-farm ka kagad, makakakuha ka kagad dito ng gold, gagana agad yung lineup nyo. Yep. And the fact na meron kang Natalya, it also complements the Mountain Shockers. Yes. Madali kayong makakuha ng pick-off. Isang chingas mula kay Baloyski, isang kalmot mula doon sa ating Natalya, babagsakan ka talaga ng langit. Again, you know, removing the metaphors here, ang ganda talaga ng Farsa auto the gold link kasi we're rushing the first items din eh. Oo, rush talaga kagad yan. Kumbaga Rush B. Rush B ka kagad. Kaso ang problema dito, Rush B din talaga ang Blacklist International. You have the double marksman setup. Nakita natin ito kanina ng mga previous game. Indeed. Nathan plus Beatrix. Parehas carriers ng heavy damage artilleries plus ang bilis ng push capability. Shiko. Yeah. Oo. Oo, kaya nandahin dito, if ever you are Blacklist, dapat aware ka na lamang din kayo late game. Yeah. So habang tumatagal ang laro, nagiging confident this time ang Blacklist International. Not to mention yung composition nila, talagang bagay na bagay sa isang team na naka-actually kuha ng 3-0 sa isang series. They have the Joe, they have the Paquito. Ito yung malakas mga pwersa ng mga lineup eh. Just look at that. Makikita mo yung pokedowns na pwedeng gawin nila. Kanina si Haji nakakuha ng isa dun sa may mid lane natin. Yung also si even the likes of Wise poking it out against that Farsa. Ayun nga eh. Si Wise this time. Si Wise ang nag-nata. Yap, isor. Medyo na clickbait eh, no? May onting shingas pala dito. Kanina, pagkakaalam ko, Haji again. Haji was using the Beatrix. Mm. Ito yung kalakasan ng Blacklist International. May mga heroes kasi sila, Shin, na kaya nilang mag-switching. Yeah. Kaya nilang ibait. Ko, ito yung gagamitin. Line-up na meron kang Wise, line-up na meron kang Oh My B. Oh my God, nakuha ka agad si Hatred dyan. 2-0 na ngayon ng mga taga-Blacklist na nakapwesto pa sa may turtle natin. Haji is also on the line. Palapit na sila dito ka agad. Turtle again na nakuha na Blacklist. Okay. Okay medyo, sila. Medyo. Rumaharat-rat na si Ohep. Ladies and gentlemen, this is the Beatrix na maagang magiging online on this killing spree, level 5. Medyo nakakatakot yan. Nauso na kasi sa ML ngayon yung mga sniper. Parang ganyan. Off-cam kill, Shin. 3-0, mga tol. If you want to emphasize doon kung gaano kalaki yung lamang ngayon ng Blacklist, there is the gold lead. Emphasize there. 880 on our screen. Actually, nag-fluctuate patungong 900. Sitting onto the 1K full gore lead ng Blacklist International. Ayun nga, tignan mo pa naman, Shin. Sabi ko sa inyo, laban agad na parang ganyan, di ba? At level 1, kailangan matuto na kayo kagad mag-rotate. Look at this. May switch na gagawin, but this time, sabi ni Venus, pasok tayo. Masyado mapanganib yun. Nakapalik ka pala tanoon. You got Oh My Venus here. Who's able to get a flicker out. Down patungo doon sa may pixel brush. Ang ganda naman ng takas dyan. At walang casualty makukuha ng mga taga-Onik PH. So, okay lang. Galing ni Oh My B. Galing ni Oh My B. Lumipad kagad yung Matilda Airlines. Pinakitaan lahat ng mga bansang lumipad. Kabalik sa kanilang bansa. Pinakitaan lang kagad. Lipad! Kaya mong lumipad! Oh My Venus. Isa sa mga talagang kilalang Matilda users na dagdag pa sa kanyang arsenal dati.
ni Estes ang nakita natin noong panahon eh. Oy. Actually, sa mga panahon din sa upper bracket na nakikita kong lamay yung Onyx PH at nilalaro ng ano, Natalia, dapat nandun si Paloyski eh. Oo. Diba? Para pang finisher moves. Oo. So medyo talagang iba ngayon. Guys, hindi natin sugarcoat. Blacklist International has a very, you know, momentous lead. Tsaka, even sa game number 4. Tsaka medyo kumalma si Hatred dito eh. Kasi ang gamit niya ngayon is the Rafaela. Mm. Usually, si Hatred, siya yung agresibong mage. Minsan may chopa siya. Mm. So sabi ng Onyx dito, saglit, baka kailangan nating huminga. Yeah. Baka kailangan nating mag-inhale. Totoo. Inhale, exhale. Oo. Minsan sa buhay, kailangan mo ng ganun eh. Iba kasi talaga din na naging kwento ng finals natin, paring Manjin. Oh. You have a PH versus PH final. So parang ang naging vibes mo, parang kalaban mo, kapitbahay mo lang eh. Okay. May familiarity na kayo sa isa't isa, pero kailangan ma-remind ang mga taga-Onyx PH ng kanilang pinaglalabanan, World Championship to. Diba? Actually, yun nga yung ayaw mangyari muli ng Blacklist International. Nung nakalaban nila yung Exynon, ayaw nila na parang ma-money in the bank sila. Oo. Na nakuha na nila yung briefcase eh. Tapos biglang tumunog yung team song ng Exy. Ngayon, tignan natin kung kayang gawin yun ulit ng Onyx. Kasi piruin mo yung Onyx ah. 9-0 sa upper bracket all. Tapos ngayon, pinapalagpag sila na parang ganyan. Nakuha si Omay Bidoon. Maganda yung lapag ni paring Hatred. Aba, may emotebag na sama kahit 3-0 na silang behind. Oh. Automatic kasi yan. Automatic kasi. Part ng combo. Oh, naka-config yan. Naka-config pala sa cellphone. Yan naman mga kaibigan. Hatred to on. Atras ngayon. Haji to the forward side. And number 16, yung ating Rafaela. And of course, hindi pa tapos ang ating laban. Tuloy pa rin ang laban. As Lars Gibbons blew the flicker out. This is Haji with the kick. Haji with the kick. Sabay na wala si Marky. Ay. 3 are down. Yeah. Hindi sana sumunod si Dilarski. Of course, it's gonna be the take on tower mid. And still the lead of Blacklist is big. 3.6. Man, ito na talaga ang bagong uso ngayon. Yung pass, face, early game. Yeah. Na ginagawa ng Blacklist International. Speed lang, tol. Speed lang, tol. Coming in mula sa lower bracket. Fighting here. The team that has been sweeping the upper bracket. Onyx PH, no? Oo nga eh. Nakaiba yung pinapakita ngayon. Sa PH versus PH match. Hindi makatapat sa bilis ang Onyx Philippines. Paring Shinbo. Kumbaga, mas mabilis pa sila sa faster. Yeah, mabilis pa sila sa quick. Mas malakas pa sila sa stronger. Mas malakas pa sila sa stronger. At mas okay pa sila sa better. Better na better talaga. 1-6. 6 kills for the side of Blacklist International. Tuloy-tuloy ang aggression. Ito yung mga gustong laban talaga eh. Yeah. Yung tinatrap nila ang Onyx Philippines, hindi nila tinitigilan Shinbu. Nag-aantay lang sana ako dito ng Paloyski moment. Si Hatred, emot pa rin. Oh, configyan. Pero huli ka, Bechin, si Paloyski dito na ako, tinanggalan ng kutsara. At lalayo na lamang ang mga membro dito ng Onyx PH. As you see them, really dominating it. Even if they don't see Paloyski, alam nila saan nanggagaling yung order. Alam talaga nila, parang kabisado na rin kasi nila eh. Mm. Ang dami na rin kasing VODs eh. Alam mo naman, fan tayo ng mga VODs. Oh. Ang dami ng mga YouTube VODs na kinuha yung mga picture ng mga players at nilagay na yung title na Paloyski ganito, o may Venus ganito. Ang dami na lang napanood, kabisado na nila yung rotation ni Paloyski. 1-7, tol. Oo, tol. On a world finals here, game number 4. Wag na natin tingnan yung score. It's actually yung 5.7K on the gold lead. At eto na kasi yung panahon, Shinbo, na nag-call na ang Blacklist International ng UB time. Yep. At 5 minutes, binanggit natin to kanina, nagsama-sama silang apat, tapos bigla may mahihiwalay na isa. Magpa-farm lang si Wise ng magpa-farm. This is Onyx na kailangan ng disiplina. Yep. Ito yung literal na disiplinang Pilipino. Hindi pwedeng umasim. Paloyski, hindi rin siya makakuha ng kill dito kagad eh. Yeah, and we are still sitting on the third turtle timer. Tingnan niyo yung mga icons doon sa upper left feeder. You also see 3-0 na kagad doon sa turtle. Aray. Ngayon, yung flicker ni Dilaski. Nilamo. Tapos makikita mo, iluluwa doon sa may under the turret. It's gonna be a clip there. Feed Haji. Tuloy-tuloy pa rin. Nice pick up para kay Dilaski. This time, ang bawal lang mangyari for Blacklist International is mag-overextend. Yep. Double marksman sila. Pag double marksman, alam mo naman, medyo malambochi pa rin. So medyo, kailangan nilang respetuhin dito yung burst damage. Yi Shunshin has the shocker, has the crits. May execute si Paloyski. Meron ding par sa feathered airstrike. Oh, ang init nila, Paloyski sa may pinakailalim. Tapos nawala yung silence sa atin. There's still a very nice follow-up mula dito sa ating Hatred on the Forza. 2-0 na kagad ang nagawa nila. Double kill pa ang nakuha ng ating Natalia. Ah. Napakalimutin.
napakalinis na kuha ng Onyx PH. Napakalinis din na feather ni Airstrike ni Marky. Medyo bad boy. Oh, pwede pa pwera sa inyan, paring Mansin. Lalaban ka to. Third down in the mid, subok nilang ilaban. Why sa may pinakaharapan? Dilarski also zoning it out. Of course, so-called teamwork na lang niyan, Lua. Uy, meron pa yatang magpapakawa. It's gonna be Edward. No, hindi wala. Na. Okay. Napakagandang respeto mula sa dalawang kupunan. 4-7 is the scoreline. Hindi binitawan ng Blacklist International yung kanilang mid lane. Yep. They know na wala ng feathered airstrike. They know na kayang-kaya na actually ni Wise din na i-clear out may konting, yung mid. May konting offset din. Kanina 5.6, ngayon nasa 4.2, 2.9 yung lead. Oo, palag na. May konting mga punishment na nakukuha ngayon dito yung Onyx. Pero alam aray! Na, medyo kulang nga si Oheb! Ako, pre. Yun ang kailangan bantayan ng Blacklist. Yeah. Yung pasabog ni Marky. Alam mo ba si Marky na ngayon ang binansagang bagong bad boy ng MPA? Bakit? Oo. Ay, siya bagong bad boy. Men, tignan mo na. Ayun, nanadeds tuloy. Binati mo kasi. Nanadeds tuloy. Kasi si Marky, kung maganong pumasok siya, may swag na agad eh. May swag na kaagad. Tapos talagang na-activate siya pag pinagamit mo siya ng mga marksmen, sa mga ganyan. Tapos, yung attitude niya towards kayo, pag nag-init na, alam mo yun? Well, maganda pito ni Marky nga doon sa kanyang farsa. No? Remember, sitting here at 2-2-1, fully elated towards early burst, especially yung kanyang spell, yung kanyang emblem dito. Now, tignan natin sa ating mapa, we got Blacklist International already positioning himself towards that Lord. Actually, malayo sila kay Rimo. Kung bigay ito, level 1 Lord to. Yeah, tignan mo yung kalakasan ng Nathan, paring Shin. Okay. Kung gaano kalupit yung theory of everything, yung mga bumabounce-bounce sa mga sago. Yeah, bounce-bounce-bounce-bounce, Edward. Aray. Okay, malayang pinasukan na liga. Ang ganda ng further there, strike. Habang, yung principal walang, Loy. Walang ibang option yung Onyx Philippines dito, Shin, kundi hintayin yeah. yung feathered air strike yeah, yeah. Kailangan nila dito na magandang kuha, magandang setup doon sa dila ni Dilarski. Tapos, makakuha sila dito ng magandang mga paputok yeah. na meron si Marky. Kasi si Marky lang yung pag-asa nila eh. Yeah. Every cooldown of the feathered air strike is important yeah. for Onyx PH. May impacts. Oo, may impacts. Yung talaga sa laruang ito, mga kaibigan. Maganda rin yung mid-shoot na ginagawa ni Dilarski doon. Wise is there. Marky Gravy, the first one to be kicked down dito. At sinubukan mang indahin nyo ni Marky. Marky siya ang namaalam. We have Dilarski naman natalangas na lang dyan as the chase down is done by the Blacklist International. Still, Paloyski, mga kaibigan. Strike and an opportunity to get in. Blacklist International is going for the push dito sa inhibitor turn. Oheb nyo, gigil na naman. This is Haji once again with the knock-up. Meron bang dila? Hindi na makakadila kasi tayo paputol. Nako. Meanwhile, op. Nako, tumidiretso to. Kumukuha pa rin ang touch sa si paring Baloyski. Alam naman mga taga-Blacklist International na hindi nila kailangan magmadali. Pero baka meron minion wave na makakalapit sila doon sa base. Nagparamdam si Baloyski. Medyo nataranta. Kasi tignan mo na wala na rin siyang kasama. It's gonna be a 4v5 situation under the base dito ng Onyx PH. And now the rotation coming in from Blacklist International sa my bottom lane. Hindi makapag-jogging-jogging si Baloyski, paring shit mo. Todo pawis na siya doon sa bandan sa likod. Wala siya mapingo. But meanwhile, that is the overextension mula kay Edward. Towers are falling down sa loob ng base so, ng Onyx Philippines. Lakas ng Blacklist International sa larong ito. Mga kaibigan, dalawang tore lamang ang nakuha sa kanila. Already knocking down the two targets here as well. On the inhib side ng Onyx PH. Wala rin, wala. Yung lineup kasi ng Onyx, gusto sana nila psychohin yung Blacklist sa umpisa eh. Kasi Natalia Pixel eh. Kumbaga kung ikaw si Baloy, nilabas mo na yung alam mo yung kapag si Yami Yugi, ilalabas niya na si Dark Magician, nilabas niya na dito, nilabas niya na yung kanyang Pikachu. Kaso walang nangyari. Nilabas na ang Pikachu, pre. Nilabas na ang Pikachu. Mula sa Yu-Gi-Oh. Mula sa Yu-Gi-Oh. Ibang mundo yun. Pero nang dahil dito, look at this, Baloyski is totally shut it down. Yeah, at kailangan nilang mag-sync ng mabuti. Ayan mga kaibigan, ayan na, World aray. Championship pa rin ito. They're gonna be catching down the long lane. Para kay Baloyski. Baloyski! Handa na ang ulam mo! Baloyski! That's gonna be Edward knocking forward. Baloyski na palayo and that's down. Walang sagot ang mga membro ngayon ng Onyx PH. Hindi na siya nakapag-sidestep. Inabangan ng Blacklist International si Baloy. And si Baloy nawala ng apoy. Yeah, pre. Oh. Wala ka na ang apoy. Apoy, umuwi ka na lang. Umuwi ka lang, boy. In the last key years, speaking of umuwi na lang, mga ating batang general ay makakatakas may pinakataas. Ladies and gentlemen, naglalaro pa si Edward sa paibandang baba. That's gonna be a collapse here sa mga member ng Onyx PH. Edward will be playing kaya lang. Meron din last key. Oh my God! Pretty kill bar. It won't be enough. Naging 1-for-1. Nahuli si Edward. Nahuli si Edward, pero sinasabi dito ng Blacklist International, huwag yun ang sabihin na mausang kabaks. This is Kyrie! Huli ng tatlo! Kailangan na ata magdiwang ng mga AG!
sa entry, ang Pilipinas champion lang ulit! The Blacklist Dynasty continues! Ang That's it! Nananatiling kampyon! Nailista na! Blacklist International! A very, very dominating performance here by the lead team of the agents in the biggest stage of MLBB. Hindi na sila pumayag na maulit ang nakaraan. It's been a rough journey for Bonchan, for Dexstar. Uncle Eson is also finally a champ, an international champ. Wow! Thank you very much, Venus Leo! And Wise. Wolf, Marco, Edward, amazing stuff! And Owen coming myself, in. Myself, Chuck and Gomez, and congratulations to Blacklist. But also, second world championship where are our friends ng Bansang Pilipinas? Guys, this is a statement. Well. Big round of applause for Onyx Philippines. Buong you have done a remarkable mundo. Job buong to get this broadcast natin far. Sinasabi ang salitang respect. Respect. Wow. At ngayon, yung respect ay nakatatak mismo. From fellow respetuhin nyo ang kampiyon. Blacklist nice International. Whatever you're watching right now, if you're in the Philippines, drink it in. This is your well reason being the number one in the world. Wala na. Lupintol. Panglupin na. They kailangan na lang natin na biwang way in the Blacklist battlefield. Well-deserved. They are rivals, but in here, they oh are true G. friends representing Philippines. Grabe. Onyx Philippines and Blacklist International. There they are, showing love for each other, showing appreciation because they understand what it takes to get this far, to bring each other to the top. Hug each other up. Grabe. They know what's up. Nung M1N, this is the same four people. Glar, Valoyski, Venus Wise. Oh my. I don't think there are anyone who are losers today. It's a win for the Philippines. Wala nag-enjoy lang din talaga silang dalawa, no? As well as Blacklist International. Ano siya eh? Officially, endeavor ng bansa siya. Oh, eh. It's about being number one. Being number one. Being number one. Onyx PH. Being number one. Number one country. Thank you, Philippines. Onyx Philippines! Those are all Filipinos, man. Grabe, sampung Pinoy. Sampung Pinoy, tol. Sampung Pinoy. Gawin mo ng sham lap. Gawin mo ng 12 na mix. Damay mo na yung six man. Nandiyan din si Pinoy. Coach, pre. Tsaka yung coach. You, but Mara, pati si Mara pala. Si Mara. Interview mo na. Oh? For the past few weeks here wow. in Singapore. I'm so speechless right now. Shane. Plus four it's matches in total. That it's Blacklist. Beginning this congratulations. This year. Congratulations. Wala sila sa ano, wala sila sa radar pare. Shoutcasters analyst there is. Now, hindi pangalan nila yung sinisigaw. Ceremony, at ngayon, may I please invite up on stage mukhang next year. Director of Moon ano, next year? Mr. Lucas Mann. Sila na talaga. Wala na, wala nang doubts. New world champions. Wala nang pagtataka. Wala nang pagtataka. There you go. Ladies and gentlemen, in this moment, for the awarding ceremony, let's give the honor now para sa ating lounge, mga tol. Para sama-sama tayong tunghayan. Isa pong karangalan makapagbigay sa inyo na magandang laban. Ako po si Manjin. Sa MC Pumilo 1 for a night. Kami ang Manjin Tandem Pilipinas. Magdiwang tayong lahat. Congratulations sa Blacklist International. Pasa na natin sa lounge. Keep the combo going. Of course, oh my, Venus, go get your medal! Up next, Wise, go get your medal, buddy! Who can I take yes in the over there? Why? Oh, Heb! Oh, yeah, congratulations! In the world, it's not just Up Blacklist next, International. Welcome to the Blacklist Empire. Dexstar!
And I'm sure we have someone here who's very proud right now. To strategize. Dexter, you deserve this medal. Hindi ko alam sabihin ko sa to lang. Kanina ko pa gusto sumigaw pero naiya ako sa inyo lahat eh. Sabayan ka namin! Pero grabe, sobrang-sobrang proud ako sa team. Sobrang-sobrang-sobrang proud ako sa team namin. Ito natin ngayon, ang team sa Singapore. The leader! The awarding ceremony for the Blacklist International. Coach Bon gets his medal. This man helped put this team together. Thank you very much, Mr. Lucas. I'll see you soon. Amazing stuff. Will this work? Make your way up we got it. Three times. Back-to-back MPL champions. Get your hands on your finalists in all the major international MVP? Tournaments this year. At ngayon, USD. Ang ating world champions. The playoffs. Our new reigning will come to and defending the Filipino sniper. This is your moment. Mara and I will count to three. You lift the trophy as high as you want, Mara. Let's take a step back. Some pyrotechnics, confetti. They're all gonna go off. Here we go. Blacklist. 1, 2, 3. Champions of the world. It's gonna be a party tonight, and I cannot wait to see what goes on at the flight home tomorrow, Mara. Beautiful stuff. Everybody watching online, you can now, you can protect the crown, protect the crown.